Abot sa 7,000 pamilya na ang nasa evacuation center sa buong probinsya ng Northern Samar dahil sa Super Typhoon Pepito. Ayon sa PDRRMO ng Northern Samar, ang mga evacuees ay mula sa 12 bayan ng probinsya. Maaari pa umano itong madagdagan, lalo't hindi pa kumpleto ang mga listahan mula sa iba't ibang bayan. Ilang evacuees na ang nasa pampublikong istruktura at ang iba naman ay nasa mga simbahan. Agad naman silang nabigyan ng tulong kagaya ng pagkain, tubig at hygiene kits. Hindi sila papayagan na makaalis ng evacuation centers hanggat nakataas pa ang storm warning signals. Patuloy na nararanasan ngayon ang malalakas na ulan na may kasamang pagbugsubugsong hangin sa Northern Samar na nasa ilalim ngayon ng storm signal number 2. Posibleng pagbaha at storm surge naman ang binabantayan ngayon ng mga lokal na pamahalaan. Karamihan sa mga bayan ng Northern Samar ay delikado sa pagbaha at pagtaas ng tubig, dagat. May ilang bayan din ang wala ng supply ng kuryente. Dito naman sa Metro Manila, nakataas ang wind signal number 2. Nagpatupad na ng forced evacuation sa Barangay Rojas, Quezon City. 86 na pamilya o halos 300 individual ang lumikas sa multipurpose gym ng barangay. 8 pamilya o 32 individual naman ang nagsilikas patungong General Rojas Elementary School. Inirekomenda ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office na isuspindi ngayong Linggo ang mga klase at iba pang aktibidad sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Nagsimula ng maranasan ng malakas na hangin at matinding pag-ulan sa Camarines Norte habang patuloy na gumagalaw pa west-northwestward ang Super Typhoon Pepito malapit sa baybayin ng Lalawigan. Sa video na in-upload ni Denise Quiros, makikita ang malakas na hampas ng hangin at ulan sa Barangay Magang, Daet, Camarines Norte. Si Quiros ay isa sa mga volunteer responders ng Oplan Pepito na naka-standby sa lugar para tumulong sa maapektuhang residente. Panandalian anyang kawalan ng kuryente Sabado ng gabi sa lugar, pero agad din itong naibalik. Ayon sa bulletin ng PAGASA, ang buong lalawigan ng Camarines Norte ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Malakas na hangin at ulan ang naranasan sa bayan ng Daet at iba pang bayan sa Camarines Norte dahil sa Super Typhoon Pepito. Wala ring supply ng kuryente sa buong probinsya ayon sa Camarines Norte Electric Cooperative. Malalakas na ulan at hangin naman ang bumabayo sa Albay, nawalan din ng kuryente ang ibang lugar. Alamin natin ang iba pang detalye, kaganapan mula kay Jervis Manahan. Jervis, ano na nangyayari dyan? Yes, Stanley, mahaba ang gabi-kagabi ng mga taga-Albay dahil malakas ang hangin at ulan dito nitong nakagaang magdamag. Nagsimula ang malakas na pag-ulan bandang alas 7 kagabi, pero mas lumakas ito nang sumapit ang bandang alas 9 ng gabi. Nawalan pa ng kuryente at hindi pa ito naibabalik sa ibang barangay sa mga oras na ito. Pero sa ngayon, Stanley, ay tumigil na ang pag-ulan at ngayon ay bubuti na ang panahon dito. Sa ngayon ay maulap ang panahon, pero nakikita natin na unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ng mga tao dito. Ayon sa PDRRMO, ay wala namang naitala na malaking pinsala o pagbaha dito sa Albay kaugnay ng Bagyong Pepito, maliban na lang sa swelling na naranasan sa ibang bayan kahapon. May mga pauwi na rin sa mga evacuees na nagpunta sa mga evacuation centers para doon magpalipas ng gabi kagabi. Kanina ay nagpunta tayo sa Kabangan Elementary School at nakita natin na ligtas naman yung mga nag-evacuate doon at nagsisimula na sila na mag-ayos ng kanilang mga gamit para umuwi sa kanilang mga bahay. Sabi ng mga nakausap natin na barangay ay hindi naman masyadong malaki ang pinsala na iniwan ni Pepito dito sa Albay. Hindi kasi tulad ni Christine na umabot sa 3 talampakan ang pagbaha sa ilang barangay dito sa Legazpi City, ay ngayon wala namang pagbaha dito. Umikot din tayo kanina sa coastal community at nakita natin na intact naman yung mga bahay at yung mga bubong na nilagyan ng mga pabigat ay hindi naman nilipad. Hindi pa pinalaman reports na ito, Stanley. Iniintay pa natin na makompleto ang mga reports para makita talaga natin ang buong sitwasyon dito sa lalawigan ng Albay.
Stanley. All right, Jervis, isang tanong lang, may nakausap ka na bang opisyal ng lokal ng pamahalaan ng Albay? Ano ang kanilang payo sa mga residente ngayon? Is the worst over? Kumbaga, yun na ba ang pinakamalalang sitwasyon na dala ng bagyong Pepito kagabi para sa Albay? Yes, Stanley, nakausap natin ang PDRMOOIC nila na si Sir Dante Baclao at sinabi nga niya na sa ngayon ay nagko-consolidate sila ng mga reports pero as of now ay wala namang naitala na mga pagbaha dito sa buong lalawigan. Pero ngayon ay hindi pa talaga opisyal na pinapayagan na umuwi yung mga evacuees. So naghihintay pa silang go signals, naghahanda pa lamang sila ng mga gamit at yung iba ay nandun pa rin sa mga evacuation center. So hinihintay pa natin yung signal na makauwi na sila. Pero kung titignan natin yung panahon dito ngayon ay medyo maganda na talaga at medyo lumipas na ang Pepito kagabi. Dahil kagabi natin nakita yung talagang hagupit ng Pepito. Pero ngayon, marami na ulit tao sa mga kalsada at marami na ulit sasakyan na dumadaan dito. So far, umaasa tayo na wala naman matatanggap na matinding minsala sa ibang bayan dito sa Albay. Stanley. Right. Maraming salamat, Jervis Manahan. Mag-ingat kayo. Tungo naman tayo sa Nueva Ecija. Atid pa rin namin sa inyo ang special coverage ng ABS-CBN News sa Bagyong Pepito. Nakaantabay sa Nueva Ecija si Easy Lee. Easy, magandang umaga. Stanley, magandang umaga. Nakararanas ngayon ang Nueva Ecija ng panakanakang ambon, malakas na hangin at makulimlim na panahon habang nakasailalim ang probinsya sa wind signal number 4 dahil sa Super Typhoon Pepito. Ayon sa PDRRMO, inaasahan ng mas malalakas na ulan at hangin mamayang hapon habang papalapit ang bagyo sa Aurora kung saan posibleng maglandfall ang bagyo. Sa ngayon, 50 pamilya pa lamang ang naitatalang nagsasagawa ng preemptive evacuation dahil hindi palubos na nararamdaman ang epekto ng bagyo sa lugar. Babala ng PDRRMO dahil sa laki ng bagyo posibleng maapektuhan ang halos buong lalawigan ng Nueva Ecija. Yan na muna ang latest mula dito sa Nueva Ecija. Balik sa'yo, Stanley. Yes, Easy, ilang nga sa mga pinangambahan nga no, dito sa Nueva Ecija ang pipinsala na magiging dulot ng bagyong Pepito sa mga pananim, particular sa ating rice supply na ngayon ay pinangambahan dahil I think harvest season na, no? Nagsimula na yung harvest season ngayong buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Ano naman ang payo ng mga opisyal sa ating mga magsasaka? Ano ang sitwasyon dyan na maaari mong mailarawan sa amin? Stanley, tayo'y patuloy nating minomonitor kung ano yung sinasagawang abiso ng lokal na pamahalan at ng PDRRMO doon sa agrikultura dito sa Nueva Ecija. Patuloy nating susubaybayan yan, Stanley. Alright, maraming salamat sa ulat, Izili. Umulan na rin sa Lopez, Quezon dahil sa bagyong Pepito. Alamin natin ang detalye mula kay Dennis Datu. Dennis, magandang umaga. Magandang umaga, Stanley. Kami ay naririto ngayon dito sa bahagi ng Gobaca, Quezon, kung saan simula pa kagabi ay nakakaranas na dito ng mga pag-ulan dahil na rin niya sa super typhoon na Pepito. Kung saan ay inaasahan na dadaan din dito sa bahaging ito ng Quezon Province. Pero hindi pa naman malalakas yung pag-ulan na aming nararanasan dito at hindi rin ganoon kalakas yung hangin bagamat dito ay nakataas yung signal number 3. Pero doon sa Pumalig Island, isang bayan sa Pulilio Group of Islands, ay nagsimula nang maramdaman yung malakas na ulan at hangin bandang alas 4 ng madaling araw kanina. Malakas na rin yung hampas ng alon sa dagat. Signal number 5 ngayon ang nakataas sa Pumalig Island kung saan inaasahang mas dadaanan ito ng Super Typhoon Pepito. Ayon kay Ray Francis Ortilla ng Humalig Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 275 na pamilya na ang kanilang nailikas kahapon mula sa 5 barangay ng Humalig Island. Sa bayan naman ng Mulanay, sa may Bondoc Peninsula area, ay halos 3,000 pamilya na rin ang nailikas. Sa ngayon, Stanley, normal pa ang sitwasyon dito sa Quezon Province. May supply pa ng kuryente. Wala pang natatalang mga pinsala itong Super Typhoon Pepito at nadadaanan pa ang lahat ng kalsada. At bukas pa rin ang maraming mga tindahan at mga establishmento. Stanley. Right. Maraming salamat, Dennis Datu.
Naglandfall na po ang Super Typhoon Pepito sa Panganiban, Catanduanes. Bandang alas 9 ng gabi kahapon, matindi ang ulan at malalakas na hangin ang naranasan sa Catanduanes dahil sa bagyong Pepito. Ilang kabahayan ang nasira at may mga power lines din na itinumba. Ngayon, ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, huling namataan si Pepito sa coastal waters ng Vinsons, Camarines Norte. Taglay nito ang hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour. Nasa ilalim na ng wind signal number 5 ang Eastern Polillo Islands at Calaguas Islands. Ayon din sa Pag-asa, maaaring tumama si Pepito sa Quezon o Southern Aurora mamayang hapon bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Para naman po sa mga nasa Bicol Region, Eastern Luzon, Northern at Central Luzon, babala na Pag-asa na maaaring makaranas ang mga lugar na ito ng heavy to torrential rains o malalakas na buhos ng ulan ngayong araw ng Linggo. Sa Barangay Kabugao ng probinsya ng Catanduanes, walang naitalang nasawi sa kabila ng malawakang pinsalang dulot ng bagyo. Nawasak ang ilang mga tahanan at infrastruktura dahil sa lakas ng hangin at ulan na dala ng Pepito. Patuloy pa rin inaalam ang kabuuang epekto o kabuuang pinsala ng bagyo sa lugar. Ilang mga puno naman at poste ng kuryente natumba sa Vira, Catanduanes dahil sa bagyong Pepito. Ang mga bubong ng ilang kabahayan o bahay naman ay nilipad ng malalakas na hangin na nag-umpisa na rin ang road clearing operation sa mga pangunahing kalsada sa Catanduanes, partikular patungong Virac Airport at sa mga pantalan. Sa Catanduanes, nag-landfall ang bagyong Pepito kagabi. Siksika naman ang mga residente sa ilang evacuation centers. Mga kapamilya, naglabas na ng babala ang Pag-asa na maaaring magdulot ng storm surge o abnormal na pagtaas ng tubig dagat ang bagyong Pepito sa ilang lugar malapit sa mga baybayin. Na ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 3 metro ang storm surge sa La Union, Pangasinan, Aurora, Quezon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sursogon. Hinihikayat rin nila ang publiko na iwasan ang mga coastal areas o tabing dagat at lumikas patungo sa mas matataas na mga lugar.